From all the evil that surrounds me. Tawa ka, tawa. Che, tinawag, demonyo ka talaga. Siguro na ako sa akin ng tawa. Siyempre, kasi ano, di ba, tuloy-tuloy tayo, marathon tayo. So, Sunday ngayon. Sunday na ngayon. So, siyempre, babalik loob ako sa Lord Mama after ng podcast natin. Kisimba ako. Sin yung kanta. Defend me. Bro, nakalimutan ko yung lyrics. Mga, makisumpa ako na Diyos. Lagi may tawa yung unang banat. Lagi may tawa yung unang banat natin, no? Ewan ko. Ang ganda na pasok ko eh. Daman-dama mo yung pagmamahal, yung ano, devotion, yung love and devotion. Di ba? Okay, no comments. Tapos tatawanan mo lang kasi isa kang masamang bata. Napabayaan judgmental ka. Di ba pwede natawa talaga ako sa kung paano mo siya dinilabor? With feelings, eh, no? Oo. Gulat ako, eh. Anyway. Hindi ako prepared, eh. Welcome to the podcast. This is episode 43. Weekend's been happy and Ivan. Welcome. Anong ano na to? Anong December na to pag nilabas? 25. Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. May panginig-nginig pa. Siyempre, di ba? Tutunan ko yung kalano, yung kala Sarah and Ronnie mo, di ba? Wait, yeah, parang yeah, di yeah. naman ganun. Ganun ba yun? Oh, di ba yung kay Morissette nga meron pa yung parang sinisinok na ano? Di ba ba narinig yun sa kanang gusto ko nang bumitaw? May ganun siya. Parang may dahak. Palang yun. Grabe ka naman. Parang ano? May dahak. Lagi may parang yung sige, ulitin mo. Ulitin mo. Gusto ko nang bumitaw. Pagkumpas ka na. Pero yung mga balat mo. Dugyot na version ni Morissette, no? May dahak dun sa yung chorus. Saba. Tangin mo. Oto. Tangin lang, mapasko na. Anyway, dahil Pasko na ngayon, nagpapalitan na kayo ng mga regalo. Pero bago yan, syempre, meron kayong mga ano, company Christmas party kung may kumpanya kayo. Mm-mm. And then, syempre, ang pinaka tawag doon? Ang pinaka-importante. Pinaka-inaabangan sa Christmas party is yung take it away. Christmas raffle. Diba? Christmas raffle. Hindi dapat pwedeng makalimutan yan. Hindi pwedeng magki-Christmas party kayo sa company na walang Christmas raffle. Kasi yan, isa yan sa mga pinaka-inaabangan ng mga empleyado every time na merong Christmas party sa company or sa work location. Ayan. So, knowing na since itong episode ito is lumabas ng Christmas Day or yung exactly na December 25, for sure, marami na mga Pilipino na naka-attend ng Christmas party at nakatanggap ng sinuwerte dun sa Christmas raffle. Ayan! Congratulations sa mga winners! Charot! Congratulations sa mga winners. Sana all. Loto, you know. Congratulations to all the winners. Ganun yung sana, yung pag naglalaro ng baccarat. Congratulations to all the winners. Ang landi naman nun. Ganun nga. The bets are open. The bets are closed. The winner is the player. Congratulations to all the winners. When
yung pwede ka talaga maging ano, eh, no? Pwede ka doon. Yung kamay lang yung lalaki pakita kasi, syempre, hindi na pwede pakita yung mukha. Kasi ano yun, kailangan doon yung boobs. Eh. Ano pa naman yan? Kaya nga may zoom in and zoom out yun eh. Pag naglalaro ka ng Baccarat, may zoom in, zoom out. Pwede mo i-zoom dun sa kamay lang, tsaka dun sa bra. Pag zoom out, makikita mo si ano, si ate dealer. Ay nako. Anyway. Ayan. So, kung yun nga, congratulations sa mga sinuwerteng nanalo sa Christmas raffle. Na-all. Na-all at na... Mm. Totoo ba yung ano? Kasi merong ano eh, merong Christmas joke si Alex Caliha. Yung about dun sa nagbebeto ng ano, Christmas raffle. Vito? Yung nangyari, di ba? Yung parang supervisor ka tapos ayaw mo tanggapin yung napalanunan mo. Kaya parang viniveto mo. So like, ano, give it to other people. Yung ganun. Yes. Totoo ba yun? Nangyayari yes. ba yun? Totoo yun. Nangyayari yun. Naka-experience ako na yan. Yung ganyan. Actually, hindi siya Christmas party. Pero parang department party siya. Tapos nag-perform sila ng raffle promos. Parang raffle. Kasi successful yung project and maraming earnings na nakuha si company. So nag-perform siya ng parang celebrations. Meron ding raffle. Nung nabunot yung isa sa mga managers and siguro yung ano yung item or yung product meron na siya noon or hindi lang niya talaga kailangan, vinito niya yung ano, sabi niya ibigay na lang sa iba. So nag another ano raffle ulit. So maraming natuwa, as in talaga maraming natutuwa kasi yung ganung klase scenario kasi so more chance pa of winning. Kasi natandaan ko lang yung joke ni Alex Caliado, diba? Paano kung nandun yung asawa mo, tapos bineto mo yung ano, tapos sabi niya, ba't mo pinamigay? Gusto ko yan eh. Diba? Pasko, uuwi ka, nagkaaway kayo mag-asawa. Pinagigay mo kasi yun ang panaluna mo, di ba? Kanyara, example, nanalo ka 65-inch na smart TV, no? Ay, may TV na kami sa bahay. Sige, pakibito na lang. Galit yung asawa mo. Ano, eh, supervisor ka, di ba? Parang, ano, di ba? Kaya mo naman bilhin yun. Ba't mo naman kukuhain? Ba't mo pa kukuhain sa raffle? Kaya mo bilhin? Bebeto. Tapos, mag-uwi mo. Ba't mo pinamigoy? may mga certain managers talaga na minsan binibito talaga nila yung totoo pala yun. Yung totoo yun. Yung mga raffles na nakukuha nila or yung mga gifts na nakukuha nila during sa raffle, ha? Yeah. Hmm. Ikaw ba may napalano lang ala? Oo. Yung breakfast maker na up until now, hindi ko pa rin siya magamit. Hindi mo ba nagagamit? Hindi mo ba nabubuksan? Hindi ba? Hindi ko. Nabuksan ko siya kasi syempre chinig ko siya. Hindi ka nag-almusal? Ha? Hindi. Hindi ka nag-almusal? Hindi. Kaya nga hindi magamit yung breakfast maker kasi hindi kami nag-almusal. I never had a chance to open it again. Kailan pa ako nanalo noon? 2018 niya. 2018 ko siya napanalunan up until now ngayon. Eh ano mo na, iparapol mo na din. Saan? Diba? Sa office nyo. Brand new, second hand. Brand new, pero second hand na siya. Hindi ko pa talaga siya ever nagagamit. Kahit yung may coffee maker na kasama yun eh, yung breakfast maker. May maliit siyang parang electric oven na kung saan pwede mo initin yung mga tinapay mo, ganyan. Tapos meron siyang parang maliit na frying pan sa ibabaw na pwede ka magluto ng itlog, pwede ka magluto ng ham or bacon. Yung mga ganun. Isang tapos meron siya. Isang set siya. Na isang ganito kalaki. Basta malaki siya. Na mas medyo malaki kesa sa microwave oven. Medyo mas malaki siya sa microwave oven. Kasi may built-in na siyang coffee maker eh. So ilalagyan mo na lang siya ng actually parang is ano may mga duwende doon sa loob. Nagtataka sila, ba't di pa tayo nabubuksan? apat na taon na tayo dito. Mga 5 years na siya, 5 years na siyang ano, nananahimik dun sa bahay. Sa bahay ni tita, nandun siya kayo. Benta mo na yan.
Oh, yun. Yun lang yung tanging napanalunan ko sa isang Christmas raffle. Never talaga ako sinaswerte sa ano sa mga raffle. Eh. Bira ako mabunot. Yun lang yun. Chance lang yun na biglang nanalo ako ng ganun. And then, after yun, wala na eh. Ngayon, meron kaming company Christmas raffle. Siguro, ano, tapos na pala yung Christmas raffle ng company namin kapag napanood nyo itong episode na to. So, di natin alam kung nanalo ka o hindi. Oh, hindi nyo malalaman kung mananalo ko o hindi. Siguro sa, ano, sa New Year's special na natin, baka mabanggit ko pa kung ano, kung nanalo ko o hindi. Yabang pampucha. Oh, syempre, na all wala na nanalo. Kasi, sa... ewan ko, sa lahat ng kumpanya na napuntaan ko, wala akong, I don't think na may raffle eh. Wala. Puro ano, party meron. Yung party. Uh-oh. Cineplex doon, nag-ano pa kami yung parang Cineplex viewing, papalaro kami doon sa loob. So, ganun. Pero, raffle, I don't think eh. Feeling ko sa Canada, parang bihira na merong ganyan. Kasi depende kahit sa kumpanya. Nung nag-work naman ako sa Canada, parang wala silang ganyan. Oo, kasi diba, kahit doon sa popcorn sa Kernels, diba, parang dinner lang yung Pasko natin. Nag-Christmas diba? Dinner lang kami. Tapos Christmas noong dinner. Time na nandun ako sa isa kong work, yung office work, wala rin silang ganun. Kasi dinner lagi. Oh, Christmas dinner lagi. Ang tingin ko kasi dyan, depende yata sa nationality ng may-ari ng company. Kung may ganun silang culture. Yeah, syempre sa Pilipinas kasi, ano talaga, parang hindi naman siya tradition eh. Parang social culture siya ng mga Pilipino na nagpapa-raffle. Yung mga ganyan na inaabangan lagi ng mga Pilipino na may raffle. Yung ganon. Kaya dito, talagang talamak yun. Alam mo ba sa ano, nung before pa mag-December, marami nang naka-buy one, take one, naka-wholesale na mga appliances. Oo, tapos binibili ng mga companies yun. Tapos ano, yun ang ipaparapon nila. Kala ko marami na nagtitirik ng incense yung nagdadasal na. Hindi pa December nagdadasal. Sana manalo ko sa raffle. I mean, para kasi ano yan, tawag dito, hindi naman sa nagdadasal sila. Depende kasi yun sa luck ng tao kung mataas ang luck mo that time. Sana manalo ko noon. Yung lang yung pinupuntaan, ano yun? Yun, no? Parang, may raffle ba tayo? Ay, may wala. Raffle. Ay, sige, pupunta akong Christmas party. Pag nanamuwala, wala. Wait na tayo, no? Pagka 1/13th month. Nag-resign. Nag-resign gagawin. Wala mong palang raffle. Walang raffle dito sa kumpanya na to. Alis na ako. Pero gusto ko yung mga kumpanyang matalino yung ginagawang bingo yung raffle na to. Magpapaano pa yun? Oh, 20 pesos. 20 pesos per bingo card. Di ba? Kumita sa mga eskwelaan, pa? Ganun. Sa eskwelaan, di ba ganun? Nakalimutan ko kung ano yung mga eskwela. Ayoko magbanggit. Pero meron akong mga eskwela na nakita yung ano yun. Yung nagpapa $20 per card na bingo. Pagkwasko. Tapos saglalaro ko yung bingo. Tapos may ganun din yung mga microwave. Pero naalala ko na naman. Kasi malupit yung set ni Alex Caliano yun. Isipin mo, nalo ka ng ano, ng rep. Oo. Ano mo yung rep? Ipapaano mo? Hindi, grabe ka naman. Tumawag ka ng angkas na nasasal. Ginawa mong backpack yung rep sa likod mo. Hindi ka na naawa doon sa angkas driver. Tumawa naman yung motor mo. Ay, taxi mo na naman, boss. Yan? Hindi, pero may mga companies ang ginagawa nila. Kunyari nanalo ka ng malaking item, example, ref, nanalo ka ng ref. Usually, itatanong nila yan kung paano mo iuwi or kung paano mo gustong iuwi yung ano, yung refrigerator. Tutulungan ka naman nilang company na makapag-hire ng ano na... Alam, tutulungan ka lang maghanap ng taxi. Tatanggapin niya yan. Sila rin magbubuhad dun sa loob. Truck, ganyan. Para or ng moving truck na pwede mag-deliver nun sa'yo sa bahay. Ganun naman yung mga company. Grabe ka naman. Alam naman, yung mo na yan. Ganun. Binigay nila.
Yung mga ano, yung like yung mga oven, ganyan, yung mga maliliit na, kahit mabigat siya, pero alam mo namang kayang buhati ng tao. Yun, inahayaan na nila na iuwi yun on that same night na mapanalunan siya. Actually, sa company namin, twice na ata to na ano, na meron na kaming online na Christmas party and online Christmas raffle. So, kapag ka nabunot ng system yung pangalan mo, yun, kukontakin ka na lang ni company. Tapos, alamin niya kung kailan mo makukuha yung napanalunan mo. Tapos, i-deliver nila yun. Oops. So, parang ano siya, diba yung sa, ano, tawag doon? Yung sa Itbulaga, diba? Yung parang may merong ruleta, ganun. Hindi naman siya parang roulette. Ewan ko. Kasi yung last time, kasi parang nagja-jumble lang yung mga names ng mga pangalan ng employees dun sa screen. And then after, pag nag-stop yun, lalabas na ko sino yung nanalo ng ganitong raffle item. Yung ganyan. Tapos nun, hintayin mo lang yung call. Tatawag mismo yung ano, yung parang mga administrators. Tapos tatawagan ka nila, alamin nila kung kailan mo makukuha, ganyan. Tapos ipapadala nila yun. So, ganun. Oo. Actually, nag-start yan nung pandemic kasi syempre, hindi na pwede yung mga, hindi na pwede yung face-to-face na parties, ganyan. Pero dahil yung essence of, yun nga, sinasabi ko sa inyo, social culture na kasi ng Pilipino yun eh. So, yung essence na, ay hindi, kailangan meron pa rin tayong ganito, may party pa rin tayo kahit na pandemic. So, naisip ng company na, sige, ganito, mag-online tayo. Yung online party na we're in, there are people pa rin na nasa stage, ganyan, they're still celebrating, ganyan, tapos magpe-perform, yung kunyari parang mga pre-recorded performances, like may mga kumakanta, may mga sumasayaw, pero pre-recorded na siya kasi syempre online . So yun, nagpe-prepare sila ng mga ganon, pagkatapos nun, nagkakaroon sila ng parang awarding, pero syempre yung awarding online pa rin, so yarn. Yun, ganun. Tapos hanggang sa, yun yung inaabangan ng mga tao, yung raffle na. Actually, hindi, masaya pa rin siya eh. Kahit na sabihin mong online na lang siya eh. Yung, noong time na yun ah, nung hindi pa natatanggal yung restriction. Kung tutusin, masaya pa rin siya. Kasi syempre, nandun yung excitement na, mabunot kaya ako. Yung ganyan, lalabas kaya yung pangalan ko. Pasok na naman sa isip ko. Para kayo, ano, buong pamilya kayo, no? Para kayo may viewing na, na-raffle na! Bumaba na kayo dyan. Bumaba kayo sa kanon. Bumabas kayo sa kwarto nyo. Mag-raffle na. Mga awak pa kayong panyo, no? Sige, makukuha ko. Magkakapit-kapit pa kamay kayo yung buong pamilya. No? Yung isang mga kapamilya, may awak pang rosaryo sa lupo. Tapos pag nanalo, kaya. Tagtatalo na pa kayong buong pamilya. Oh, de, kasi ano yun, basta nakakatuwa. Nakakatuwa na minsan makikita mo yung pangalan ng kakilala mo, yung kakilala mo sa work. Uy, nanalo siya na ng ganito. Yung mga ganyan. Yun lang. Ay, luto to. Luto. Yung nanalo yan. Luto yan. Pag yan nanalo, ano yan eh. Scripted na to. Hindi na tayo mananalo. lagi. Alam ko lagi may ganun. Ay, nako. Hindi naman mawawala yung mga ganong comments eh. Pero in a sense Christmas raffles is one of the iconic moments ng mga Pilipino tuwing Kapaskuhan or tuwing Christmas season. Talagang laging bago pa mag-December eh, may tanong na yan na may Christmas raffle kaya? May raffle kaya? May Christmas party kaya yung company? For sure yan, meron mga ganyan pa. Oh, sure yan, meron yan. Attend kaya tayo? Yung mga ganun. Tapos meron pa yung maaga pa lang, nagtatanong na, pwede na po ba ako mag-fill up dun sa ano, entry ng Christmas raffle? may entry ba yun? Entry yun. Sa amin, kakatapos lang namin mag-entry ng November eh. Akala ko kasi para ikukuha mo lang, kukuhain lang nila yung company list ng names, di ba? May entry pala yun. Oh, may entry yun. Kasi possible na merong ibang tao ayaw sumali, syempre. This ano na nila yun. So, anong entry nun?
Anong entry nun? Tangalan mo, tapos merong ano, wrapper ng sunsilk, ganun, tsaka ano, holes. online din yung, kaya nga siya online Christmas party eh. Then syempre, online din yung raffle entry. Alam ka, ito yung para sa pure gold, yung... Okay, pagkuha mo na sobre, okay, at lahat, tignan mo natin kung kompleto ang requirements. Pangalan, okay. Sashay ng... Sasay ng sabon? Safeguard? Okay. Anong brand ng safeguard? Okay, tama! Ay, hindi. Dati kasi, di ba, may mga ganong klaseng raffle eh, no? Yung magdo-donate ka muna or magbibigay ka ng item. Ay, like, parang usually, sa one for all, yung kung hindi 10 yung battle ng recycle mo, hindi ka pananalo. Yun, oo nga, natatandaan ko yun. May mga ganun, pero syempre, ano na ngayon, since naka-new normal na yung mga Pilipino dito, so, nag-i-evolve yung ways on how to do Christmas raffles. Or basically raffles, yung mga ganyan. Ikaw ba? Nanalo ka na? Di nga kami nagra-raffle, makulit kang bata pa. Sorry wala na. Walang raffle dito sa Canada. Or meron naman. It's just like yung companies na napupuntahan ko is like companies na hindi gumagawa ng ganun. So, ganun talaga. It is what it is. It's a diverse world. And feeling ko, mas traditionally and culturally inclined sa Pilipinas na nagpaparaffle ng ganun every year end. So, wala. Hindi na din. Unless ako, di ba, parang nagtayo akong kumpanya. Siyempre, may paraffle yun. Si Pilipino, okay, gusto ko yun. Kasi masaya din naman eh. Pero, dun sa mga napasukan ng kumpanya, wala eh. Ganun talaga. Eh, ikaw ba? Ano yung mga, kasi siyempre, ikaw na lang gawin natin focal point dito. Kasi ikaw lang naman naka-experience ng raffle. Ano yung parang pinakamagandang, sa tingin mo na ano, na pinaraffle ng kumpanya. Kung anong kumpanya yung napasukan mo? Ano yung pinakamaganda na lang pinaraffle? Yung last year, yung latest na iPhone. iPhone 13 something yata. Basta yung pinaka-latest na iPhone last time. Yung ngayon, pinakamaganda? Ngayon, yung sa company namin, ganun ulit. Yung pinaka-latest 14? Na iPhone, iPhone yung 14. Oo, isa. Tapos, meron ding, ano yun? Samsung Galaxy na flip. Yung gumagalan. Walang alam, walang tawag doon. Kitchen stove. Meron. Merong ref, merong mga washing machine. Mas gusto ko may mga washing machines, tapos yun, microwave oven, blender, rice cookers, tapos meron ding mga, ang tawag doon? Cordless na vacuum cleaners. Yun. Ang lungkot siguro nun, no? Tapos sinaksak mo sa 120. Hindi mo na magamit. Hindi, 120 naman talaga yung volt dito eh. I mean, malay mo 220 yung ano. 220 yung kasi galing ibang bansa yung mga ano. Ay, hindi. 220 yata ang Pilipinas. Alam ko mataas ang voltahe ng Philippines dito eh kaysa sa Canada eh. Diba? Sinaksak mo sa mababa. Boom! Bak! Taka ko, ba't wala ilaw? Sinawerte ka na kang manalo, minalas ka naman sa paggamit. Hindi, pero yun yung mga pinaparaffle sa company na napasukan ko. And then, meron yung doon sa previous company na na-workan ko, puro mga gadgets naman, like mga JBL na headphones, speakers, soundbar, yung para sa TV, tapos meron mga, ano ba yung mga ano dun? Medyo high-end pa yung ano dun before eh, yung mga 32-inch, kasi wala pang 65-inch before eh. Yung ano yun, 32-inch, ganyan, 40, na mga TVs, tapos yung mga two-door na, yung double doors pala, sorry, double door na ref, yan. Yun. Ano yun, pag nanalo ka, nung nanalo ka nung breakfast mo, umakyat ka sa stage, ganun. Tapos tinanggap mo yun. Oo, tapos tatanggapin mo yun, tapos makikipag picture taking ka. Ay, pucha.
sarap sa feeling. Oh no, hindi kayo nanalo. Ako nanalo. Tapos ako. Meron yung isang ano, isang experience. Snap trip 'yon, yung ano, manager yung nanalo ng soundbar. Hmm. Tapos nung pag-akyat niya sa stage, Vito. Oh, nire-request ng mga, ano, ng mga other employees yung Vito. Parang sinasabi nila, kaya mo naman bilhin niya, eh. Bigay mo na, yung mga ganyan. Yung mga ganun. Ha? Binito niya. Matandaan kung binigay niya, eh. Oo, ata. Binigay niya ata. Na-pressure. Tapos mag-uwi. Bakit? Yung naputol nila, sayang. Gusto ko yung soundbar na yun, eh. Dami kong binirive para dito sa soundbar na to, marama. Pinabito lang. Hindi. Tapos ano, ay, ito pa, may kukwento ako. Nah. Ano. Kasi syempre, di ba, yung mga Christmas parties, kami din, meron din kami parang, yung sa team namin, nagkaroon kami ng parang mini Christmas party din sa loob ng office. Nag-ambagan kami. Tapos yun, nag-exchange kami. Tapos yung parang pot money namin. Aside sa pinanggasas namin sa foods, yung remaining amounts, pinang-prices namin, nag-games kami, tapos may mga prizes. Tapos noon, meron din kami mga raffles. Oo. Yun, nakakatuwa kasi syempre makikita mo yung expressions nila kapag ka, yung nabunot sila. Yung hindi nila akalain na sila yung nanalo. Yung ganun. Kasi parang ano yun, ibang feeling yun, di ba? Kasi doon napili ka, tapos hindi kanya pinili. Pero at least masaya ka ngayong Pasko. Kahit single ka. Ay, grabe. Nanira pa lang malulungkot. Pasko, sasaktan mo yung damdamin nila. Huwag kang ganyan. Dapat happy sila. Lalo na kaya katapos na ang taon. Sila, kahit malamig yung rep, okay lang. May rep ka naman. Na-anjow ah. Kaso wala kang kasama magpupuno ng rep. Sana sa next na dito tawag lang yung takeaway? May takeaway ba tayo dito? Mamaya magbigla ka na naman magdrama dito. Oy, ano wala! Yung Christmas raffle kasi isa siya sa mga haligi ng haligi ng Pasko sa mga kumpanya dyan. Magpa-Christmas raffle kayo. And then, for my takeaway, ayan na. Be thankful. Sa kung ano man yung blessings na nakuha mo at kung sinuwerte ka talaga na nanalo sa raffle, be appreciative and be thankful ano man yung na-receive mo. Kahit 2,000 gift check man yan or kaya yung 500 GC na Sodexo. Be thankful. Kasi yung sabihin, out of more than how many employees na meron doon sa company na yun, nabunot ka or napili ka. Diba? Minsan lang yun or once in a lifetime lang yun sa isang tao na napipili ka. Siguro takeaway. Oh, takeaway pa rin ako kahit walang ambag. Yun. Takeaway natin dito. Dahil din, Pasko ka mga kasing din. Merry Christmas. Yun. Alam mo meron. Akala ko anong klaseng takeaway yung bibigay mo. Sige, mag-takeaway tayo ng maganda. Wait lang ah. So, ngayong Pasko, maging thankful kayo kasi ano na, year ending. So, kung ano may natanggap nyo buong taon, pagpasalamat nyo kung nagsusurvive pa kayo. Mahirap na yung, dahil mahirap na ang buhay ngayong mundo, diba? Parang like every month, every week, naghihirap tayo. And parang kung sa isip mo na parang pahirap na ng pahirap yung buhay mo. Ngayong Christmas Day, maging masaya ka, i-celebrate mo na you're almost able to finish the year surviving, and that's something that should be thankful of kasi hindi natin alam, diba, sa dami ng tao sa mundo ngayon, maraming tao na hindi na umabot dahil sa hirap ng buhay. Ikaw, buhay ka pa, nakakapag-exchange gift ka pa, nakatanggap ka pa ng raffle, nakakapag-fill up ka pa ng pangalan mo sa raffle. Be thankful for that.
be grateful na hanggang ngayon okay ka pa. Or kahit hindi ka pa okay, hanggang ngayon buhay ka pa. Nakaka-survive ka. Yeah. Merry Christmas sa lahat, sa mga nakikinig. Kung mabot kayo dito, napakalupit nyo. Yun ang talagang maraming salamat kasi ewan ko, maraming hindi umaabot sa dulo. Oo. Kung sino man yung makakaabot dito sa dulo na to, we hope na yung advices na naibigay namin for the past year since nag-start kami ng podcast is nakatulong man lang kahit kaunti sa buhay nyo. Mm-hmm. Ayan. Thank you guys for joining this episode. Maraming salamat. Yeah. Ayan. Okay. I think this will be our last episode for this year, di ba? Of the year. Yeah. Yan, so maraming salamat. Yung ano, yung parang TV Patrol. Yung sa TV mo, yung ano, yung ending. Yung ending na hello ng TV Patrol. Ako na! Hi! Bye! Ayan, so that's it for this episode, guys. Thank you so much for joining us. We hope that you learn something from us for the whole year of 2022 that you've been listening to our podcast episodes. Thank you. And we hope na kayo see us again next year and hear us again next year for our next future episodes. So thank you guys. You can find us always at Weekends with Abby and Ivan at YouTube, Facebook, and also on Spotify. Merry Christmas! Right. Bye! Merry Christmas! Bye! Sariling effects ng sound.